Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, The Jandy Techs. And on this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano magkaroon ng extra income online gamit lamang ang VPN or Virtual Private Network sa inyong Android phone. So guys, kung willing ka at kung gusto mo magkaroon ng extra income, continue watching on this video after the intro. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jan here. So this is my third video, my third vlog. So as of now, I have 3 videos uploaded in YouTube. On this video guys, ituturo ko sa inyo yung step by step at tuturo ko rin yung tutorial paano magkaroon ng reseller account sa VPN or Virtual Private Network. So bali guys, kailangan lang natin dito is a VPN account. So pag on my previous video, kung napanood nyo yun at kung meron na kayong VPN account, ang Virtual Private Network, at meron na kayong na-enjoy nyo na yung internet gamit ang VPN. So on this time, ituturo ko naman sa inyo kung paano ma-enjoy ang VPN sa pamamagitan ng pagkakaroon ng extra income gamit nito. Paano ba magkaroon ng VPN reseller account? So magkakaroon ka ng VPN reseller account guys pag mag-apply ka sa isang admin o sa isang reseller. So katulad sa akin guys, I sell VPN account and I sell also a reseller account. So kung gusto nyo mag-avail ng isang reseller account, just tell me and bibigyan ko kayo ng isang reseller account, which is pwede kayo kumita ng around 13,000 above. 13,000 above. Yes guys, you heard it right. 13,000 above in just 1,000 or 2,000 na investment. Yes. In your 1K or 2K investment, meron kang potential income na 13,000 above. Yes guys. 13,000 above bilang isang reseller. So hindi na masama. Gamit lamang yung cellphone mo, meron ka ng unlimited internet. So gamit lang ang cellphone mo, pwede ka na kumita ng 13,000 above. So paano ba yung tinatawag na reseller account? So bali, meron ka ng step 2, pag meron ka ng reseller account, ang next mo na gagawin is mag-a-advertise ka. So mag-a-advertise ka through social media. Mag-advertise ka lang sa social media account mo na you are selling o isa kang seller ng isang VPN or virtual private network. So pag merong nag-inquire gusto mag-avail, meron kang sa isang tao, meron kang potential income na 100 to 300 pesos sa isang account lang yun, isang VPN account na inavail niya in 1 month. Oh, about na lang kung yung taong yun, kung yung single person na yun is nag-avail siya ng VPN account more than 6 months. Yes guys, so just think of it, in 1 month for example, he avail of VIP account that worth 220 pesos per month. So 220 pesos per month, so nag-avail siya ng 220 pesos per month. So how about pag yung taong yun is nag-avail siya ng 2, 3, let's say 4 months. So sa 4 months na yun guys, at nag-avail siya ng VIP na 220 pesos. So just multiply it to 4, to times 4. So 880 pesos in just one person na nag-avail sa iyo in just 1 day. So yun guys, extra income mo lang siya in 1 day. So how much more pag yung in-avail niya pa is yung private account na worth 300 pesos. So how much more din kung sa isang araw meron kang 3 or 4 na clients? So meron kang around more than 1,000 or 2,000 pesos in just 1 day. So akalain mo yun guys, nasa bahay ka lang, nasa pangbahay ka lang, meron kang income na ganun. So ganun guys, kailangan mo lang din maging matyaga at maging masipag. Kailangan mo lang din siyang parisa ng sipag at tiyaga. So, ganun.
So after nun, pag nag-avail na siya ng pag meron ka ng reseller, nakapag-advertise ka na at merong nag-avail sa'yo, ang next na gagawin mo is gagawan mo lang siya ng VPN account. Paano ba gumawa ng VPN account? So sa yung reseller account, ipapakita ko na ngayon sa inyo kung paano gumawa ng isang VPN account sa yung reseller account. So ayan guys, punta na tayo ngayon sa ating tutorial kung paano gumawa ng VPN account ng isang client as a reseller. So punta po tayo ngayon dito sa Converge VPN app. Dito po sa Converge VPN app, click lang po natin tong about dito sa ilalim. Then after po nyan, next po natin na gagawin is click lang po natin tong web panel at pili lang po tayo ng browser. Piliin po natin sample yung Chrome. Buksan lang po natin yung yan. Ganito po yung lalabas guys. And then after that, bali click lang natin yung sa taas, then click natin yung login. Nung login guys, so bali automatic na ako naka-login kasi nakabukas na ako ng account ko kanina pa. So for example, wala ka pang account, so punta tayo sa logout. Punta tayo sa logout. So for example guys, meron ka ng yung reseller account mo sa dashboard, yun na rin yung account mo as a VPN. So kung isa ka ng reseller, yun na rin yung ilalagin mo dito sa ating dashboard. So bali yung username mo at saka password mo, yun na rin yung ilalagin mo. So bali sign in ka na lang agad at saka click OK. So ito na, nakabalik na tayo sa dashboard natin. So dito guys, makikita mo yung complete details mo as a reseller. So dito yung information, bali next natin yan. So dito yung information mo, yung password, meron din dito yung self reload duration. Dito guys, pag gusto mong i-reload yung account mo, yung VPN account mo, pwede din ikaw na mismo yung magre-reload ng account mo sa self reload duration. So dito guys, makikita natin sa ilalim yung kung ilan yung credits mo, yun yung voucher mo guys, yung credits count. So meron pa akong 336 left. So meron akong active client na 33. So yung credits na nagamit ko is 41 na. So dito naman sa ilalim makikita natin yung kung ano yung account natin. So balik kung ano yung account natin, either premium, VIP or private. So dito guys, meron akong VIP account na meron pang 175 days. Tapos yung private account ko is meron ding 80 days. So bali punta na tayo ngayon sa ating tutorial kung paano gumawa ng mag-add client. So bali yung unang-una natin gagawin guys, pag merong mag-avail ng VPN is gagawin natin siya ng trial account. Trial account. So bali lagay natin dito kasi isang client lang siya. Lagay natin for example isang client 1. So pipili tayo kung ano yung gusto niyang i-trial, either premium, VIP or private account. So sabihin natin gusto niya is VIP client, VIP account. Then after that, save lang natin siya. Click lang natin yung save. So meron na guys dito na meron na tayong na gawang trial account. So para mas medyo detalyado siya, so pag merong gustong magpa-trial na client, so bali yung gagawin mo lamang is kukunin mo yung complete name niya tsaka click mo lang to. Click mo lang yan for example, then yung box na yan, then dito sa ilalim makikita mo yung edit yan dito, edit account. So bali i-edit na lang natin siya guys. Lagay mo yung full name niya dito, full name,
Tapos, for example, lagay natin is Mang Jose. Mang Jose. And guys, then after that, meron namang meron tayong ilalagay na username. So for example guys, lagyan natin siya ng username na Mang Jose Trial. Yan. So email address, email ad naman guys, lagay natin dito is kung ano yung email address na ginagamit natin. Tapos VIP client. Tapos dito naman, gagawin natin siya ng panibagong password kasi medyo mahirap yung binigay na medyo madami. Yeah, medyo madami yung binigay na password ng trial. So, for example, Mang Jose. Jose. Yan. At ulitin lang natin siya guys. Mang Jose. Then after that, update lang natin siya, update user. So bali, meron na, na-update na natin siya guys. So nakikita nyo na, Mang Jose Trial. So ito yung ibibigay nyo na account sa ating client pag mag-avail siya. So bali, ito lang yung details nun, click nyo lang yan, view account. So bali, yan na guys, yan na yung mangyayari dyan. Ito na yung account niya. So ang gagawin niyo diyan is i-screenshot niyo lang 'yan para mas mabilis, tapos edit. Edit natin siya, guys. So bali, guguhitan lang natin yung username at saka password niya. Ayun. Ayun. So bali, 'yan yung i-send mo ngayon sa client mo. So bali, 'yan yung i-send mo ngayon sa client mo. Yan yung isi-send natin ngayon. So balik tayo dun. Balik tayo dun sa all clients. Nangyari, bakit kumagal? Ayun. So bali yun guys, click lang natin ulit ito. So bali yan na. Yung na-screenshot natin guys, yun yung isi-send natin sa client natin para yun yung gagamitin niya na ilalagin dun sa kanyang VPN application pag gusto niya magkaroon ng trial. Ayan guys, pag gusto niya mag-avail ng trial. So after then guys, pag nagustuhan ng client natin yung VPN na ginawa niyang trial, so pag nagustuhan niya at gusto niya mag-avail guys, so bali, ang next natin na gagawin ngayon, pag nag-avail na siya, nakapag-payment na siya ng gusto niyang account. So bali, for example is private account yung ang inavail niya. So ang next natin na gagawin guys is i-click lang natin ulit itong box na yan ni Mang Jose. Gusto ni Mang Jose ulit, ni Mang Jose na magkaroon na ng account, ng credits. So ang next natin na gagawin ngayon is punta tayo dito sa controls ulit. So bali, sa limang yan, ang next natin na pipindutin dito is yung voucher, yung para ito, parang code, yung barcode. Yan. Click natin yan, yung parang barcode na yan. So dito, apply premium or VIP. So bali, next natin na gagawin is yung quantity. So bali guys, yung quantity ng 1 month for premium is 1 quantity. So yung VIP is 2 quantity per month, tsaka yung private is 3 quantity per month. So bali, ang premium, ulitin ko guys, yung premium is 1, yung VIP is 2, at yung private is 3. So bali, for example, ang i-avail niya is 3, ay yung private account. So bali, i-click ko dito yung 3. So 3. So bali, papalitan ko ito ng private. So ganyan guys. So bali, pag meron na niyan, yung 3 tsaka private, yung next natin na gagawin dyan is isi-save lang natin siya. Click natin yung save. So bali, hindi ko na siya i-click guys kasi ito naman is tutorial lang. Baka pag na-click ko yan, makikredit dun sa sample natin. So masasayang yung credit sa voucher natin. Hindi natin maibibenta. Sayang din, hindi natin mapagkakakita ta.
hindi natin mapagkakakitaan. Yeah. Sayang din 'yan. Worth 300 almost worth 300 pesos din yung private account in 1 month. So, bali yan lang guys. So, save lang natin 'yan. So, 'yun lang halos 'yun, napakadali lang. 'Yun lang yung gagawin natin. So, bali pag isa ka ng reseller dito sa account natin guys, itong mga hindi na ginagamit na mga trial, itong hindi na ginagamit, delete na lang natin. Yes, mali, delete account. So, delete na lang natin 'to. Delete na lang natin siya. Delete natin 'to para malinis yung account natin at mas mabilis yung VPN natin kasi hindi siya masyadong mabigat. Delete natin yan. Yung mga nagpapa-trial na hindi na bumalik. Yeah, meron talagang ganyan guys, yung mga tipong nagta-trial na lang. Yan. So yan guys. Yun, doon na natatapos yung ating tutorial kung paano magkaroon ng reseller account sa ating VPN at magkaroon ng extra income online gamit nito. So, naituro ko na yung step by step at yung tutorial paano magkaroon, paano gamitin, paano gawin at paano isa-isahin kung ang paggawa ng VPN account dito sa ating tutorial about VPN. So, yun lamang guys. Thank you for watching. And God bless. Hello, what's up mga parekoy? So, bali guys, ito tayo ngayon. Tapos na yung tutorial natin. So, bali, yung load pala, yung winner sa load natin is continue pa yon. Bali, continue pa yung ano dun. Yung tagal? Kalimutan ko tuloy. Continue pa rin yung game natin doon. Game ba yun? Basta yung pamigay load natin, continue pa rin yun. Wala pa rin nanalo. So, bali, continue pa rin yun. So, bali guys, i-update ko na lang kayo. Check na lang yung mga susunod ko pang i-upload na mga videos kasi doon ko i-announce yung kung sino talaga yung nanalo doon sa pa-load promo natin. So, bali, just continue. Bali, yun na nga. See you on my next video. Thank you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my